Your home for quality, affordable, and complete lines of veterinary and agricultural products. Pacifica Agribet. Kumpleto na, sigurado ka pa! Hayop sa dating, hayop sa laman, hayop sa impormasyon, at hayop sa pangnegosyo. Agri-TV, hayop ang galing! Hoy, mga ka-Agri-TV ko, nakasama ngayon. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa telebisyon. At hawak ko po ang ibon na pampukaw ng atensyon dahil sa kanilang beautiful at colorful na itsura. Ang tawag po dito ay Red Golden Peasants, kung saan ito po ay nanggaling pa sa bansang China. At alam nyo po ba kung paano natin malalaman kung ito ba ay babae o lalaki? Yan po ang ituturo ko sa inyo, ang pinaka-importante sa dulo po ng aking programa. Dahil ako naman ay inyo pang makakasama. At ito po ang mga dapat nyong abangan dito lamang sa Agri-TV. Hayop ang galing! Mga kasarimanukan, summer na naman. Alam natin na sa panahong ito, maraming challenges na kinakaharap ang mga nasa negosyong manukan. Ang preparasyon ko bago mag-MacArthur race, nag-training ako na 3 beses. Narito ngayon ang grupo ng Unagro upang magbigay sa atin ng dagdag kaalaman sa pagsasaka. Halina at kilalanin natin ang Unagro. Meron po tayong tinatawag na atopic dermatitis na very common sa ating mga alaga na siya po nagpapahirap sa ating mga aso. Napakainit po dito sa atin, lalo na po itong summer, our pigs are all affected by heat stress. Kapihan at Sarimanukan is brought to you by Sarimanok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Mga kasarimanukan, summer na naman. Alam natin na sa panahong ito, maraming challenges na kinakaharap ang mga nasa negosyong manukan. Kasama natin ngayon ang isang certified Sarimanok poultry farm owner dito sa Louisiana, Laguna, si Mr. Domingo Clarisha, upang bahaginan tayo ng kanyang mga kaalaman upang maibsan ang epekto ng summer. Good morning po, Sir Domingo. Good morning din, Doc. Ano po ba ang mga karaniwang challenges na nararanasan ng mga broiler raisers kapag dumarating ang summer? Ang kalimitang naranasan namin ay yung heat stroke. Ang daming nagiging mortality gawa sa sobra kainit. Mabagal ang paglaki, mahina kasing kumain, ay hindi namin makuha yung timbang ng manok. At madalas ang mga manok, sinisipon dahil sa init. Sa inyong experience, ano po ang magandang gawin ng ating mga kasarimanukan upang maibsan ang epekto ng init ng summer? Ang ginagawa ko, binabawasan ko, 5,000 kasito, binabawasan ko, ginagawa kong 4,000 ang load ko pag ganitong summer. Kasi mainit para kasi lumuwag pag 4,000 ang load. Hindi katulad ng pag malamig, ay 5,000 ang inilalagay ko. Ang observation ko, mas magandang gamitin ay crumble. Kasi dahan-dahan itong kainin para hindi mainit sa katawan. Maglagay ng industrial pan ang isa sa pinakamagandang gamitin. Maglagay ng partition para hindi sila magsiksikan. Magpalit ng tubig tuwing ika-2 oras at 3 oras. Mainit kasi ang tubig niyan, kailangang palitan para maiwasan natin ang heat stroke at para malamigan ang ating mga manok. Sa pagbo-brooding, inuuna naming kuhanin ay yung malalaki pag nagbabawas na kami. Yun ay mga 7 araw o 8 araw kasi nakakrib kami eh. Ang naiwanan namin yung maliliit, yung malalaki, inilalagay namin doon sa ibang lalagyan. Pag-brooding naman, unang dating ng sisiw, may heater na kami. Para pagdating, mainit na. Pagdating ng hanggang maga, ganito summer, nagbabawas kami ng heater para wag hingalin ang mga sisiw. Makakatulong din ang monitor type roofing sa pagsirkulasyon ng hangin. Malaking bagay ang pagtatanim ng halaman sa tabi ng iyong poultry. Anong mensaheng nais niyong iwan sa ating mga kasarimanukan? Alam naman natin na taon-taon ay dumadarating ang summer. Kaya paghanda natin. Salamat po, Sir Domingo. Thank you, Len. Ito pang ilang makatutulong na tips.
Mainam sa simula pa lamang ng pagpapatayo ng building, bukod sa monitor type roofing, na isaalang-alang na ang height ng silong mula lupa hanggang sa higit ng 40 house. Ideally, ito ay 6 to 8 feet para maganda ang circulation ng hangin sa silong at di na dadagdag pa sa init sa loob ng 40 house. Since mainit sa katawan ang pagkonsumo ng feeds, makatutulong i-schedule ang feeding sa cool part of the day, sa umaga, o kaya naman ay sa malamig na panahon sa hapon. Dahil karaniwang humihina ang konsumo ng feeds, makatutulong ang magbigay ng vitamin supplement sa mga panahong ito. Malaking bagay din ang pagdagdag ng electrolyte pang rehydrate. Siguraduhin nakaangat ang mga tabing o kortina upang tuloy-tuloy ang daloy ng preskong hangin. Iwasang magtakda ng mga activities sa pinakamainit na oras sa maghapon. Itakda ang schedule ng harvest o mga transfer sa coolest part of the day. Oh, mga kasarimanukan, huwag namang ma-discourage agad sa pag-aalaga ng manok tuwing dumarating ang summer. Narinig naman natin mula sa isang certified Sari Manok Poultry Farm owner, kailangan lamang ay paghandaan, pagplanuhan upang tuloy-tuloy ang kitaan. Enjoy natin ang summer, huwag natin isipin na ito'y balakid sa negosyong manukan. Doc Pipo para sa Kapian at Sari Manukan, AgriTV, hayop ang galing. Kapian at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. This portion is brought to you by Fran Fluch Enterprises Incorporated and in part by Bio Research. I'm Jose Torres. Welcome to my Lion's Heart Slope. Batikan na sa mga panalo pagdating sa karerang pangkalapati. Ngayong umaga mga kalapatids, ating mga kasama, champion ng 2016 South Young Bird Race ng 5th PHA MacArthur National Race. Ang sinali kong ibon ay 12. Ang napauwi ko na pumasok sa oras ay 2. Ito po yung champion. Dumating po siya for 56 ng hapon. Ang preparasyon ko bago mag-MacArthur race, nag-training ako na 3 beses. Ang pagkain muna ay pang-flyer at saka nagbigay ako ng mga vitamins. Mga conditioning, may mga pink mineral at saka laging merong grits. Hanggat gusto nilang kumain, binibigyan ko. Ang pagkakapanalo kasi kailangan meron kang matibay na lahi na siguradong umuwi ng malayo. Hindi pwedeng basta-basta ang ibon lang ang aalagaan. Kasi maski magaling kang magkondisyon, ang ilalaban mong ibon ay hindi naman matibay, walang mangyayari. Kailangan may motivation, ang ina-apply ko lang, konting widowhood. Merong silang kapares para may inspirasyon na umuwi ng maaga. Kailangan hindi lang physically prepare sila kasi kailangan pati ang isip nila nakakondisyon. Kailangan tinitira nila na kulungan, maganda ang ventilation, maganda ang trato mo sa kanila, hindi mo sila sinasaktan. Kampante sila, talagang ipaglalaban nila yung kulungan nila. Gugustuhin nilang umuwi talaga. Yung pagka-prepare ko sa kanila, pare-parehas lang. Advantage ko lang sa iba na lapati, meron akong bloodline na matibay, na subok na. Yun ang pinaka-inaasahan ko sa kanila na kaya ako every year nananalo. So ang ma-advise ko lang din sa mga baguhan na nangangalapati, subukan nila yung talagang subok na ibon. Ito magandang libangan, hindi ka malululong sa droga. Sa mga baguhan na gusto mga lapati at saka hindi pa nananalo, bumili kayo ng ibon sa mga nananalo na. Ang gusto ko rin po, tulad nitong programa na to, palabas sa TV na kung paano ang tamang pag-aalaga ng ibon. Ito po siguradong malilibang, lagi pong nasa bahay ang mga kabataan. Hindi, mahirap po malulong sa droga. Ito po maganda talagang libangan. Ngayong season ng champions ng pigeon racing mula sa Katbalogan, MacArthur. Sa susunod na linggo naman, Abuyog National Race Winners. Ibibigay namin sa inyo yan. Abangan! This portion was brought to you by Fran Fluch Enterprises Incorporated and in part by Bio Research.
Magandang umaga mga kasama sa pagsasaka. Alam naman natin na habang tumataas ang populasyon ng Pilipinas, ay nadaragdagan din ang pangangailangan natin sa pagkain. Ang solusyon natin dito ay ang mga bagong teknolohiya at pagpapalago ng agrikultura. Narito ngayon ang grupo ng Yunagro upang magbigay sa atin ng dagdag kaalaman sa pagsasaka. Halina at kilalanin natin ang Yunagro. Magandang umaga po mga kasama sa pagsasaka. Ito po ay Yunagro. Kami po ay magbibigay ng karagdagang kaalaman at mga teknolohiya tungkol sa pagpapaunlad ng inyong sakahan. Ang Yunagro po ay isang sangay ng Yunako. Ang Yunako po ay nangunguna sa larangan po ng gamot at nutrisyon sa mga alagang hayop. At ang Yunako po ay gumawa po ng sangay tungkol sa pagsasaka at ito po yung Yunagro. Ang Yunagro po ay nagsimula po noong 2011 at nagsagawa po kami ng mga trials, mga farm demonstrations sa Cagayan Valley. Ang mga produkto po namin sa Yunagro ay totoo pong nakakadagdag ng ani sa mga magsasaka. Ang aming partner ay ang Alltech. Ang Alltech po naman ay siyang nangunguna sa buong mundo sa larangan po ng research and product development. Ang mga produkto ng Alltech ay kasalukuyan na hong ginagamit sa nangungunang bansa sa agrikultura kagaya ng Brazil, ang Thailand at saka Myanmar. At ang mga produkto nila dito ay dinala po ng Yunagro kagaya po ng soil set, agromos, green set at crop set. At ang mga produkto ito ay kasalukuyan na hong dala-dala po ng mga distributors po namin sa Kalinga Apayaw, sa Cagayan Valley, Nueva Ecija, Pangasinan, Ilocos Region. At sa mga susunod na araw ay magkakaroon na rin po tayo ng mga distributors sa Visayas in Mindanao. Abangan nyo kami dahil ang aming team ay pupunta sa inyong mga lugar para magsagawa ng mga seminars, mga product launchings, mga farm demonstrations at mga karagdagang kaalaman tungkol sa aming teknolohiya. Ang Yunagro ay magiging tugon sa pagpapaunlad sa agrikultura. Nagkaroon na tayo ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng misyon ng Yunagro at ng mga produkto na hawak nito upang mapaunlad ang ating kabuhayan. Mga kasamang magsasaka, sa susunod na episode, malalaman po natin kung ano ang mga produkto na dala ng Yunagro at makakakilala rin tayo ng mga magsasaka na nakagamit ng mga produktong ito. This portion was brought to you by Yunagro. Tagapay mo sa masaganang pagsasaka. Narito na ang Grease and Grime Buster para sa inyong kusina. Mess Out Dishwashing Liquid. Economical na, fresh lemon scent pa. Ang inyong kakampi laban sa dumi. Gamot ulo pag recitation? Hula-hula sa exam? Delikadong grades na naman yan. Kaya mag-aral ng mabuti at kumain ng tama. Para mag-improve ang focus, speed, creativity, attention, at memory, mag-ATC Ginkgo Biloba. Ito ay may 35 milligrams ng Ginkgo Biloba. ATC Ginkgo Biloba, the brain enhancer. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Ginkgo Biloba ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil, love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, magiging happy ang liver mo. At samahan mo pa ng Silimarin. Ang Livermarine ay may 250 mg plus 100 mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet and exercise, ugaliing uminom ng ATC Coenzyme Q10 everyday. ATC Coenzyme Q10,
You're in good heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang coenzyme Q10 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ampalaya ay makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan pa ng garlic. O diba? Kaya for only $7.50 per capsule, go na go with Bitter Go. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicillin magtiwala. Sa gramo lamang, pati rin sa timbang. At sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. Fights parasites and infections. Provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats' grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. This portion is brought to you by Happy Pets Doggy Doggy Syrup Multivitamins for your pet's growth, vigor, and vitality. Akala ng mga ibang pet owners, ang dermatitis ay common lamang sa tao. Meron po tayong tinatawag na atopic dermatitis na very common sa ating mga alaga na siya po nagpapahirap sa ating mga aso. Ito po ang ating pag-uusapan dito po sa Happy Pets 101. Magandang umaga, andito po tayo ngayon sa VetSaver Animal Clinic and Grooming Center. At makakasama po natin ngayon si Dr. Leo Patrick Vergara. Good morning, Doc. Morning. Doc, paki-explain naman po sa ating mga televiewers kung ano po yung tinatawag na canine atopic dermatitis. Ang canine atopic dermatitis ay common pruritic skin dermatitis affecting dog, commonly caused by airborne allergens, ticks, mites, and molds, showing up the symptoms on the skin triggered by an allergic response. Meron po tayo ngayong patient na positive sa canine atopic dermatitis. Doc, share po natin sa kanila ang mga symptoms na makikita na positive sa atopic dermatitis. Ang common signs and symptoms ng canine atopic dermatitis ay severe itchiness, nangangati po siya, yung scratch na skin, nagbe-break, kaya nagkakaroon po tayo ng hot spot. And then loss of hair, loss of fur, dahil sa kanilang madalas na pag-chew ng parts ng mga ate. Lahat ng klase ng aso ay pwede pong tamaan ng dermatitis. Pero according to studies, may mga breeds na common po sa sakit na ito. Di po ba, Doc? Tama. Gaya ng boxers, beagles, bulldogs, dalmatians, at sharpeys. Sa mga pet owners, prevention pa rin po ang pinaka-importante upang maiwasan ang ganitong sakit na dermatitis. Magbibigay po si Doc ng mga tips upang maiwasan ang ganitong klaseng sakit. Number one, kailangan natin i-treat at i-control gaya ng ticks, fleas, and mites. Number two, kailangan natin i-resolve ang secondary infection. Number three, iwasan natin yung mga trigger factors gaya ng pollen at mga molds. Number three, magbibigay tayo ng mga barrier enhancers. Number five, magbibigay ng corticosteroids, steroids, at antihistamines. Number six, magbibigay tayo ng supplement na essential fatty acids. Maraming salamat, Doc Patrick, at sa VetSaver Animal Clinic and Grooming Center sa pagbibigay niyo po ng mga tips sa ating mga pet owner about dermatitis. Tandaan nyo lang, basta proper medicine, right grooming, at proper care, nakasisigurado kayo sa Happy Pets. Dito po muli, Doc Rachel, para sa Happy Pets 101. This portion was brought to you by Doggy Doggy Syrup's Multivitamins for your pet's growth, vigor, and vitality. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicillin magtiwala. Sa gramo lamang, pati rin sa timbang, at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa.
With proper diet, exercise, and the right nutrients, magiging happy ang liver mo. At samahan mo pa ng Silymarin. Ang Silymarin ay may 250 mg plus 100 mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Silymarin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement. Para ito sa mga kalalakihan. Ito ay may mga sangkap na Epimedium Extract, Ginseng at L-Arginine. Robust. Made by ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. In life, wala tayong redo button. Sa mga decisions, walang redo. Sa words na binibitawan, walang redo. Pero ang unhealthy lifestyle, well, pwede nang i-redo. We can do that with proper diet, exercise, and Redox Fat. Redox Fat contains 315 milligrams L-carnitine and green tea extract that burns fat and gives extra energy for the day. So Redox Fat, i-redo na ang lifestyle mo. Redox Fat, slim down, chin up. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Redox Fat ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito na ang Grease and Grime Buster para sa inyong kusina. Mess out, dishwashing liquid. Economical na, fresh lemon scent pa. Ang inyong kakampi, laban sa dumi. This portion is brought to you by Unaco, 50 taong kagapay sa tagumpay. Sa negosyong babuyan, mainam o nararapat lang na alam natin ang mga pamantayan sa pag-aalaga ng ating mga baboy upang hindi maapektuhan o malugi tayong mga hog raisers. Kasama natin ngayon ang mga eksperto upang maunawaan natin ng lubos ang tamang pag-aalaga sa ating mga baboy. The Philippines is really a hot country, you know. Napakainit po dito sa atin. Lalo na po itong summer, our pigs are all affected by heat stress. And the heat stress is caused not only by the heat, but also of the humidity. Wala pong kakayahan yung ating mga baboy na pagpawisan. So kaya po sila ay heat stress. Lalong-lalo po yung mga inahin. How are they affected? Bumababa po ang kanilang konsumo ng pagkain. When feed intake is reduced, they do not produce a lot of milk. The piglets will suffer. Hindi po makakasuso ng maraming gatas. So mahina din po ang paglaki ng mga biik natin. The goal of our gestation feeding program is to provide the right balance of key nutritional components to allow the sow to produce a large litter of live, viable piglets. There are two key areas here. The first area is the area of biofertility enhancers. Second area that as a component of the developer feeding program, what we call the advanced cooling system to provide a diet that will minimize the heat stress on the animal. So those are the two main key factors in the new development program for gestating sows. The lactating part of the female's reproductive cycle offers some unique challenges. First of all, we must focus on a diet that's high in nutrient density. We need high amino acids, high energy levels, and we need to have the proper balance of vitamins and minerals in order to provide the level of nutrition to support maximum milk production. And some of the things that we do with the Mama Pro Milk Maker feeding program here is to add some bio-milk enhancers that when added along with a good nutrient-dense diet promote the productions of a larger quantity of milk and a higher quality milk. Combined, the advanced cooling system components are also part of the lactation program so that we're able to minimize the effects of heat stress on heat generation within the body. So by combining these two key components, we have a program that we think will allow producers to maximize milk production and to maximize weaning weight in their piglets. Ang Pigulak National Swine Nutrition Month ay ang annual program ng UNACO kung saan isinusulo ang kahalagahan ng safe and quality from feeds to meat. At ngayong 2016, sa ikadalawang taon ng programa, ito ay nakatuon sa kahalagahan
ng wastong nutrisyon at pangangalaga ng mga inahin para masiguro na from conception to consumption ay safe ang mga kalidad ng karne. Kaya naman simula sa buwan ng Mayo, ang team ng Pigulak ay pupunta sa mga barangay sa buong Pilipinas para ibahagi ang sapat na kaalaman o awareness na mahalaga ang pagpapakain ng mga safe na feeds, yung mga feeds na walang halo at masamang mga ingredients para lamang mapabilis ang paglaki ng mga baboy. Isasagawa ng Pigulak team ang kanilang pag-ikot, ang inahin check, gamit ang pregnancy checker o ultrasound para masuri ang kalagayan ng mga nagbubuntis na inahin. At dito rin magbibigay ng mga libreng Dextran SP, vitamin B complex at Latigo, isang dewormer, para ma-ensure ang health ng nagbubuntis na inahin hanggang ianak ang kanilang mga biik. Ito ang advocacy ng UNACO through Pigulak Hug Feeds at Mama Pro, the sow specialist. Kaya magkita-kita tayo sa inyong mga barangay sa buwan ng Mayo. Sa tamang pag-aalaga at tamang feeds, makakasiguro tayo na malusog ang mga nagbubuntis na inahin, pati na rin ang mga biik nito. At siguradong high quality ang karne ng ating mga alaga. This portion was brought to you by UNACO. 50 taong kagapay sa tagumpay. Ay, mabuti na lang hindi ako naging ibon. Dahil baka maligawan pa kita. Eh, hindi ka naman pala babae. Ang ganda-ganda pa naman ng itsura mo. Maskulado ka pala. Ayan po mga Kaagri TV, pag nakakita po kayo ng peasant katulad po nito, abay wag nyo nga kalaing babae. Eh dahil sila po ay lalaki ang kasarian. Basta po makulay ang balahibo, yan po ang katangian. At pag babae naman, medyo mapusyaw po kasi at kulay brown. So alam nyo na, marami talaga kayong natututunan. Wala pa dito yan sa City of Calamba, Laguna. At syempre po, sana'y lagi nyo pa akong samahan ng marami pa kayong matutunan dito lamang sa Agri TV. Hayop, ang galing! Salamat po, Alcasi Dairy and Farm! Mga ka-agri, tayo nang umani ng iba't ibang kaalaman tungkol sa manggahan. Tayo na sa 15th National Mango Festival sa April 29, 30 at May 1, Ahani Herbal Garden, Quezon Memorial Circle.